guys! Welcome back again to my channel. As you can see, mag-iba tayong background and nakapag-vlog naman ako about this area. So, gusto ko lang i-maximize yung privilege na nandito ako and wala rin naman akong gagawin. It's my free day today, kaya sabi ko gagawa ko ng video. So, I'll be sharing with you my what's in my travel makeup bag. This is an updated one kasi gumawa na ako 2 years ago, pero nandito rin ako sa Baguio nun, pero ibang mga product na yung mga pinakita ko. Ipapakita ko ngayon. So, if you wanna know more about kung ano yung dinadala ko pag nag-travel ako, and yung mga brushes na dinadala ko, just keep on watching, guys. So, okay. Yun. Mag-start tayo sa brush, sa bag na ito. Ito, 2 years ago na to sa akin, tong bag na to. Very useful to sa akin kasi dalawa yung kanyang compartment, as you can see. Merong compartment for brushes and merong compartment for the makeup products. And sobrang gusto ko din to kasi sobrang lambot niya. And ayun, very handy din lang din siya. Pwede siyang mailagay sa bag or sa backpack, sa shoulder bag na pwede nadadalhin mo. Kahit overnight ka, pwedeng-pwede ito. So let's start with the first compartment na meron ako. I have 3 brushes here. Ito yung Marinod N32 blush brush. Ito yung naka may ano siya, may angle siya. Yan, ginagamit ko to for contour, for my blush. Ito yung lagi kong ginagamit pag nito-travel ako. Next is the Wet n Wild powder brush. And sobrang gamit na gamit ko din to every time na nag-travel ako kasi lagi kong dinadala na Real Techniques na powder brush. Nag-resign na siya and ano lang naman kasi yun, guys, yung galing sa DB, kaya hindi ko na siya ginagamit, pinapon ko na. So, ito na yung ginagamit ko, Wet n Wild, sobrang lambot, and sakop din naman yung face ko pag nagpa-powder ako. And last is itong Marinod na brush and spoolie, batawag dito. This is the N38 Eyes. Ito yung kabilang end niya is my spoolie, and the other one is my pang angled brush din siya for the brows. Pero ang nagagamit ko lang dyan mostly is ito. Kasi ito yung ginagamit ko pang brush ng aking kilay every time bago ko mag-apply ng makeup product, ay ng brow product. And last is itong Beauty Blotters by Mary Kay. And sobrang ganda nito and sobrang helpful nito every time na nag-travel ka, lalo kung maiinitan ka ganyan, pang tanggal ng oil. And meron kasi akong sponge na ginagamit, which is yung fake na beauty blender na nabili ko sa Divisoria. And nasa CR kasi siya, hindi ko na siya mapapakita. So anyway, magpunta na tayo dito sa laman, ng dito sa loob nitong compartment na to, which is the second compartment. Random ko na lang din ipapakita sa inyo, guys, okay? First is itong aking primer. This is the Mary Kay Foundation Primer Sunscreen with SPF 15. And sobrang gusto ko itong ganda ng primer nila, guys. Hindi ko talaga matest out yung kanyang staying power on me. Pero ang ganda ng canvas kapag ito yung ginamit mo before any foundation, before any BB creams. Kaya gustong gusto ko siya. And pag naubos ito, I'll be repurchasing it again. Although medyo mahal siya, I think less than 1,000 siya ata. Parang ganun, hindi ko na matandaan. Basta yun. Repurchase ka pa din siya in case na maubos na siya. Ah, nga pala guys, kung maririnig kayong may mga sounds or may mga maingay na, no? I think naglilinis ata sila ng ibang kwarto. Anyway, next is for my BB cream. I have here the Etude House Precious Mineral Cover and Bright Fit. And this is in the shade Natural Beige. Ito na yung pinaka darkest nila. I think kasi dalawa lang yung shade and ito yung shade na nakuha ko. Hindi pa ako nakakagawa ng review nito, guys. Pero if you want me to do a review, just comment down below. Kasi hindi ko alam kung ano yung mga gagawan ko ng mga reviews, ganyan-ganyan. And for my powder, itong dinala ko. Ay, wait pala. Kaya ko pala itong dinala, guys. Kasi nung sa Manila, nag-oil up ako nung ginamit ko to. And since alam ko dito ako sa Baguio pupunta, I'm sure na malamig yung klima. So, hindi to mag
hindi siya mag-oil up sa akin. As well as the product na dinala ko, this is from Majolica Majorca. Actually, wala siyang oil control na power. Wala naman siyang claim na ganun dun sa packaging. Talagang parang pang touch-up lang siya. Pero dahil sobrang gustong-gusto ko siya dahil sa packaging na rin niya, gold and ganyan. So, eto na lang din yung ginamit ko dito since hindi naman ako alam kung hindi ako ganun mag-oil up dito. Next is for my concealer. Although hindi ako masyadong nagko-concealer guys, pero lately gumamit na ng mga concealer. Pero nagsistart pa lang ako dito sa Maybelline Fit Me Concealer. I am in the shade 25 or medium. And nabili ko to, naka-sale sila parang 199. Hindi ko alam kung yun ba talaga yung regular price niya, pero 199 ko lang siya nabili sa Maybelline Counters and also SM Department Stores and Watsons. Yun. So yun. Kung gusto niyo rin, meron din akong isang ganito, pero I'm in the shade 15. Nabili ko naman yun nung nasa Dubai ako, pero hindi ko na siya masyadong ginagamit kasi sobrang light naman niya sa akin and matagal na din kasi siya. So next is for my eyeliner, which is itong gamit ko. This is the Ever Balena All Day Eyeliner Pen. Ang ganda din ito guys, kasi ang ganda ng kanyang applicator. Ayan. And hindi ako nahirapan. Although, nung nag-eyelash curler ako, parang nabura yung part dito sa mata ko. Pero tignan natin, let's see kung magsistay up siya sa akin. Sabi niya kasi All Day Eyeliner Pen siya. So next is for my blush. I have here the Maybelline V-Face Blush Contour. This is in the shade red. And gustong-gusto ko itong dinadala for traveling kasi meron ka ng pang-contour and you have two shades of blush. Meron yung matte na blush. I think matte to. Parang matte kasi siya kasi mas shimmer yung isa. Pero anyway, pero ang ginagawa ko kasi dyan, kino-combine ko kasi sila para maganda yung labas sa aking cheeks. And actually pala guys, lahat ng papakita ko, ito yung mga ginamit ko sa face ko ngayon. So makikita nyo and tested ko na maganda kasi siya. Next is for my mascara. And ang gamit ko ngayon, and ito na sobrang nagustuhan ko siya. First gamit ko pa lang pero nagustuhan ko siya. So abangan nyo to guys. Kapag gumawa ko ng favorites, for sure makakasama to. This is the Fashion 21 Double Up Mascara, double the length in an instant. And ayan, ito siya, red. And ang ganda! Naganda na ako kasi hindi niya nabagsak yung aking lashes. Talagang na-hold niya na, nakaganon siya. So, yan. Isa to sa aking favorite for sure. And for my eyelash curler, syempre ito, kakabili ko nun din ito, itong Nichido. Pinalitan ko na yung si... Naputol guys, kasi naubusan ako ng memory. So anyway. So yun, ito nga yung Nichido eyelash curler. Hindi ko na ginagamit yung Sephora kasi parang napapabagsak niya yung lashes ko. Hindi ko nga alam kung dahil sa eyelash curler or dahil dun sa mascara na ginamit ko, which is the Majolica Majorca Lash King. Hindi ko na siya masyadong nagustuhan unlike before. Kaya nagpalit na ako. So yun, ito naman yung binili ko, Nichido. Next is for my kilay. Dalawang product yung ginagamit ko. First is itong Etude House Drawing Eyebrow. Ayan. I don't know kung anong shade na ito, guys. Kasi wala naman siyang shade na nakalagay. Wala din siyang number. Pero brown ito eh. Ito siya. Medyo dark brown. Ganon. Parang ganon. And then for setting that, ito din yung nasa kilay ko ngayon. This is Etude House Color My Brows. And hindi ko din alam kung anong shade na ito. Pero hindi to blonde, guys, ha. May pagka dark brown siya. Dark na light. Ewan ko, hindi ko alam paano i-describe yan. Pero yon, yun yung nilay. Pang tame lang siya ng kilay ko, guys. And last is, ito yung mga lipstick na dala ko. I have 3 here. 2 lipsticks and 1 tint. So, hindi na lang tint is itong KJM Chic Lip Tint in the shade Bittersweet Magenta. Sobrang gusto kasi ito pag nilalagay ko siya sa cheeks and pag ayaw ko mag-lipstick yan yung ginagamit ko. And next is itong Maybelline The Powder Mattes in the shade Plum Perfection. Sobrang favorite ko itong shade na to guys kasi hindi siya ganong overpowering na red. Hindi rin siya ganong ka-dark na red. Alam mo yon, saktong red lang siya. And on my lips is itong Eevee Advanced Liquid Lipstick in the shade Cashmere Blush. Kung ano yung nakikita mo sa packaging, guys, yun din yung makikita mo sa kanyang applicator and sobrang ganda niya. Ito siya sa lips ko, hindi siya drying sa lips kasi sabi nung
si SA na nakausap ko dun sa Everbilena, meron siyang vitamin E extract ata or vitamin E something, kaya hindi siya drying sa lips. And hindi ko pala napakita itong aking razor. Yan. Dinadala ko to in case na kasi baka may mga excess na sa kilay, ganyan. So, dinadala ko siya. And meron akong sunblock. This is from Quick FX. I think bago din nila nito. I got this for 99 pesos. And matipid din siya, guys. Everyday ginagamit ko din siya. Although ngayon, hindi ako gumamit kasi dito lang ako. And hindi naman siya maaraw, umuulan. So, hindi na ako gumamit. And last is itong aking takal or ano ba to, tester ng Urban Decay All Nighter Makeup Setting Spray na nabili ko sa Shopee. So, I think that's it for aking makeup, travel makeup bag. Hope you guys enjoyed watching this video. And click the thumbs up button if you like this video. And don't forget to subscribe. And comment kayo kung meron kayong mga suggestions. And kung meron kayong gustong ipa-review or pa-swatch or whatsoever, recommendations, just comment down below. And thank you for watching. I'm gonna see you in my next video. Bye!